ang crush ay paghanga, sometimes nawawala. Linyahan namin yan nung elementary pa lang ako. Pero totoo yan, medyo madami-dami na din akong naging crush at isa to sa mga ikikwento ko sa inyo. Pangalanan na lang natin siya na si Bestie. Mag-best friend kasi kami nung elementary eh. Matangkad siya kaysa sa akin kasi maliit talaga ako nung elementary. Laging kaklase ko siya nung nasa elementary pa lang kami. Okay lang naman yung bonding namin dalawa. Masaya. Sabay kaming kumain at sabay din kaming umuwi. Until one day... Okay class, may i-a-announce ako sa inyo. Next week will be our GS prom. Magpaganda na yung mga girls, tapos yung mga boys, magpapogi na kayo ha. Yun lang, goodbye. GS prom? Eh di ba pang high school lang yun? Ewan ko nga din eh. Pero alam mo naman dito sa atin, matagal naman na yung GS prom dito sa school natin. Saka masaya kaya yun? Hindi kaya. Allergic pa naman ako sa mga ganyan. Tapos anong susuotin ko? Tapos wala pa naman akong black shoes. Jet. Kanino ako hingin ng pambili? Jet. Ang dami-dami naman kasi nga lang. Huy. Ha? Sayaw mo ako ha? Oh, sige na. Bye. Uwi na ako. Andiyan na si Papi. At dumating na ngayong araw ng GS prom namin. Kinakabahan ako na medyo excited. Oh, sino ka dyan? Oh, ang pogi ng bunso ko. Binatang-binata ka na talaga. Nay, hinaan nyo nga po yung boses nyo. Nakakahiya eh. Dami-dami pa naman tao. Anong nakakahiya doon? Ang cute-cute mo nga. Oh, ayan, picture lang pakakita. Smile ka, dali. Wag na po. Tama na yun. Nakakahiya na eh. Ngingiti ka ba? Ngingiti. Ayan, ang cute. Teka, yun ba yung best friend mo? Si ano? Ano nga ulit pangalan nun? Nasaan? Ayun o! Oh. Huh? Hi! Ano nga ulit pangalan nito, Jen? Bestie po. Ah, oh, sige, sige. Ang ganda-ganda mo naman. Sige, picture lang ko kayo ni Jed. Dali, tabi kayo. Oh, ayan. Ay, ang cute niyang dalawa. Okay, class. Punta na kayo sa gymnasium. Magsisimula na po ang program. Uy, pupunta na daw kayo. Hi po, meron po ba kayong lipstick? Pwede po pahiram. Pumunta na kami na sa gymnasium, then nag-start na din yung program. Class, pwede niyo nang ayain yung mga crush niyo na sumayaw. Oh, alam ko pinakahihintay niyo yan. Go! Eh di, syempre ako, nakaupo lang ako kasi wala naman akong crush eh. At kung meron man, hindi pa din ako baga ayang sumayaw kasi nakakahiya. Paano kung nag-aya ako tapos hindi naman pala pumayag, eh di napahiya lang ako nun. Mapapa-overthink ka na lang talaga ng malala. Jed! 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 Hoy, sayaw tayo. Hi, ang boring. Bawal pa bang umuwi? Jed! Oh. Duh. Ano ba? Di ba sabi ko sa'yo, sayaw mo ko? Sige na, isayaw mo na! Kinabukasan sa school. Uy, Jed, punta ka naman sa bahay oh. Ha? Ang boring kasi sa bahay. Ako lang lagi mag-isa. Puro manika nga lang kasama ko eh. Eh kasi bestie. Sige na, bye! Tao po. Tao po. Sino yan? Sino yan?
Si Jed. Ay, Jed! Ikaw pala! Kala ko talaga hindi ka napupunta eh. Ikaw lang ba talaga tao dito sa inyo? Oo, kasi si Papa nasa trabaho. Tapos si Kuya naman nasa barkada niya. Eh, si Mama mo? Nasa ibang bansa. Ah, okay. Oo nga pala, may dala ko dito. Eto oh, damit ng manika mo. Hala, ikaw gumawa? Oo. Ang pangit, diba? Ang cute kaya. Try ko nga. Oh, diba? Ang cute. Bagay na bagay sa kanya, oh. Naglaro lang kami nun sa bahay nila ng manika. Hanggang sa naboring na ako at nagpaalam na din akong umuwi kasi maghahapon na din nun. Okay, class. Make sure na nakapin nyo na yung assignment sa board, ha? Mag-check ako ng notes bago uwian. Uy, Jed! Punta pala ako sa bahay nyo bukas, ha? Ha? Huh? Bakit? Wala. Trip ko lang. Kasi diba, Sabado naman bukas. Eh, walang pasok. Tapos? Ano ba naman to? Picnic tayo. Ako bahala sa pagkain. Ano? Game? Bahala ako. The next day, dumating nga siya sa bahay namin tapos may dala siyang pagkain. Grabe, ang sarap ng hangin dito, no? Kakarelax. Oh, ba't di ka pa kumakain? Ha? Sabi ko, ba't hindi ka pa kumakain? Saka, papa mo ba yun? Asan? Ah, oo. Bigyan mo kaya nitong pagkain? Sure ka? Oo naman. Naging masaya naman kami ng araw na yon. Sobrang saya nga eh, actually. Pero sabi nga ni Doc Chill, papunta pa lang tayo sa exciting part. One day, bigla na lang nagkaroon ng bagong kaibigan si Bestie. Pangalanan na lang natin siya bilang Chloe. Classmate din namin siya and for some reason, naging close sila ni Bestie dahil siguro mas malapit yung bahay nila sa kanila. Nag-uusap pa din naman kami ni Bestie, minsan na nga lang, hanggang sa ang minsan ay naging wala na. Hanggang isang araw, nakita mo ba si Bestie? May ibibigay sana ako sa kanya eh. Parang nakita ko siya dyan sa likod ng classroom. Hindi ka lang ako sure, pero parang napansin ko sila dun. Sila? Naku, sinabi mo pa. Huh? Nakakainis na nga din siya. Alam mo ba nung JS prom natin? Puro siya na lang lagi sumasayaw sa akin. Like, hanggang sa natapos yung program, puro siya. Diba, nakaka-umay kaya yun? Tapos, nung nagpipiknik kami, gosh, ang lakas siya kumain. Tapos binigyan pa niya tatay niya, eh ako lang naman bumili dun. Ganun? Kanina ka pa dyan? Oo, kanina ko pa naririnig yung paninira mo sa akin. Pati yung tatay ko, tinamay mo pa. Ano bang ginawa ko sa'yo? Simula noon, hindi na kami nag-usap pa. Hindi na din kami nagpapansinan hanggang sa graduate na kami. Hindi ko na din nasabi sa kanya na naging crush ko siya. Lumipat na ako ng school nung high school at ganun din siya pero sa ibang school nga lang. 5 years later, naglalakad ako nun sa hallway ng school namin para umuwi nang bigla ko nakita si Bestie. Lumipat na pala siya ng school. Nagkasalubong kami pero di naman namin pinansin ng isa't isa. Kaya nagpretenda lang din ako na hindi ko siya kilala. Isa pa, nakamove na din naman ako sa ginawa niya eh. So ano pong point, diba? At doon nagtatapos ang aming kwento. Oo, alam ko hindi naman siya nakakakilig. Pero at least na-share ko na din siya sa inyo. Medyo cringe pero para sa akin, isa siya sa mga past moments ko na di ko makakalimutan. At isa pa, di ko naman siya masisisi sa mga ginawa niya kasi nga bata pa naman kami nun, mga immature pa kami. At thankful din ako sa mga memories ko with her dahil isa ito sa mga magandang nangyari sa buhay ko. Kaya sana ma-realize natin ang mga mali nating desisyon at matuto tayo from it para next time, mapili natin ang mga taong dapat natin pagkatiwalaan at magiging totoo sa atin. Yun lang, sana nagustuhan niyo tong kwento.
If you enjoy this video, don't forget to share this with your friends and loved ones. Yun lang, bye! Subscribe! Thank you pala kay Melody sa pagpayag na makasama natin dito sa video. You can check out her channel, nasa description yung link. At special shoutout po pala kay Melody Dacquiado Mangalos at Joe Daniel Austarias. Maraming salamat po sa pag-send ng stars sa Facebook page natin.